Kanina napakasaya ng lutuan natin with mga BNN teams. Pero aminin natin na hindi naman lahat ng sitwasyon ay ganun naman talaga. Katulad na lang yung napanood ko kagabi na ko, panoorin niyo to. Ang nakaraan sa Ang Buhay Mag-BNN. Yes, I'll be there in a minute, okay? Bye-bye. Ano yan? Pinagtimpla ko po ng kape si Raul, dadalhin ko po sa kanya. Ano ka ba, Esther? Eh, alas 10 na ng umaga! Yami na nga lang yung kaping yan ng matikman mo dito. Hindi naman po kami nagmadali. Ano ba yan? Ang tamis naman ito, Esther! Gusto niya isang kutsaritang asukal lang. Eh, 3-in-1 po kasi ito. O sige, dali mo yung tasang yan sa kusina, tapos pag-iwahiwalay mo yung 3-in-1 na yan. Paano ko po gagawin yun? That's not my problem anymore. Pero tapos ka na ba sa mga ginagawa mo, Joy? Ay! Opo, naayos ko na po yung OOTD ni Benjamin. Tsaka naluto ko na rin po ang Instagram perfect breakfast niya. Napakaswerte ni Benjamin sa'yo. At ako din po sa inyo. Nagagawa ko yung mga yun dahil sa tulong niyo mag-alaga kay baby girl. Malang-mana sa lola. Umiyak po siya. Hanggang kailan ang pagtitiis ni Esther? At cute pa talaga si baby girl? Abangan sa Ang Buhay Mag-BNN. Grabe ka naman dun, BFF. Parang lahat na lang ginawa mo doon. 2 days yun na sinuot. 2 days? Sabi ko nga, grabe yung pumakyaw ng racket ko eh. Mamahagi ka naman. Ano ka pwede rin ako dyan, alam mo ba? Nagsama na kami sa Amaya, oh, at meron kaming chemistry. Pero pwede rin naman tatlo. Kuya, oh. Na may mga ganun talagang sitwasyon na magkasundo talaga yung mag-BNN. Meron namang extreme na talagang totally talagang oh. Wala. Sa kunwari, ako ang tatay, ikaw ang manugang ko, malabong hindi kita makasundo. Diba? Ganito na lang. Okay ba sa inyo o wag yan na kapisan niyo yung mga BNN nyo? Ano sa palagay nyo? Okay yan o wag yan? Boto na, boto na! Ang pangalan ni ate? Raya po. Ate Rhea, bakit okay makisama sa BNN sa... Okay po kasi ano, makakatulong po siya sa atin. Matutulungan niya po tayo na... Hindi, ikaw lang, hindi tayo. Hindi mo naman ako kasama sa bahay. Tutulungan po ako mag-alaga sa baby ko, tapos magpapatulog sa baby ko. Lalo na kapag sa madaling araw, tapos yun po. Hey, yan, nasabi mo, tutulungan ka. Eh, paano kung bumaliktad tayo? Diba? Kapisan mo, pero hindi naman tumutulong. Batugan, pabigat sa bahay. Eto, wag yan. Bakit naman po ayaw ninyo na magkapisan ang ano? Hindi naman po sa ayaw. Ah, hindi naman sa ayaw. Kailangan mag-solo ka rin para matuto ka. Yeah. Tama. Malaman ko yung meron at wala. Serious. Salamat po, Nay. Saan ka pabor, Kuya Gago? Kapisan o hindi kapisan? As much as possible, ayoko eh. Gusto ko humiwalay. Kasi parang, pagdating nung time na magpapamilya ka na, feeling ko, kailangan mo nang bumukod. And then yung pagbubukod mo, hindi naman sa tinatalikuran mo sila. Kumbaga, andyan pa rin yung pagmamahal. Kung kinakailangan mo ng payo, di ba, nandyan pa rin naman yung mga magulang. Pero ang feeling ko, dahil natapos na nila yung obligasyon na palakihin ka, siguro maganda naman ibalik sa mga magulang natin. Sila naman yung binebaby natin. Ang karamihan ng mga sinasabi nila, mas nagiging matimbang yung apo kaysa dun sa anak. Parang sa side ko. Nasabi ko lang parang sumubukod. Oo, dahil bilang lalaki ako. Parang mas maganda na patunayan ng lalaki dun sa babaeng asawa niya. Na kaya niya panindigan ng pinasok niya. Oo, kaya niya yung responsibility. Bumalik ka! Hindi! Ako naiintindihan ko yung sinabi ng Papa Gardo, pero yes. Meron akong ano, salungat ako dyan, ha? Bakit? Bakit? Eh kasi, pag diba, pag biyanan, ayan, kailangan makipisan ka pa rin kahit kinasal ka na. Kasi ang mga biyanan na yan, nakakatanggap ng pensyon, buwan-buwan. Diba? Ang dami-dami na natatanggap. So, matutulungan kanila pag nagipit ka. Oh, ikaw talaga. Ayan si si Nanay, ang sagot niya wag 'yan. Bakit po? Yung asawa ko, hindi na siya yung umaasa lang ba doon sa biyanan ko. Ayan na nga ba sinasabi. Oh. Tapos yung ako, eh siyempre mahirap lang po. Gumagawa po ako ng paraan para magkakapera ko. Eh siya na hindi nga makakatulong sa akin kaya nung inaaway ko siya, sinabihan ko siya na magbukod tayo kahit kubo-kubo lang, basta may sarili tayong tahanan. Kaya po, mas mainam yung nakabukod po. Nakabukod para sa inyo. Pero si Bubay, gusto ko malaman kung anong point of view mo dito sa discussion natin. Sige, let's be serious about this issue, ha? Yes. Kung sakasakali ako tatanungin, ha, kapag ako nag-asawa, ang totoo niyan, ibubukod ko talaga kasi bilang lalaki, kailangan ko patunayan ng kaya ko. Diba? Tama, diba?
sa'yo yung buhay namin, ako, diba? Meron akong sariling paana. Pa sa... Hoy! Pero hindi, ayaw mo na kapisan yung biyanan mo. Hindi naman sa ayaw, pero kailangan kong patunayan sa kanila na kaya ko bilang isang lalaki. Sa mga babae dyan, antayin nyo ako, ha? Kaya ko to. Pare, I love you na, pare. I love you to, pare. Ako para sa akin, lahat pwedeng sagot, lahat maaari naman talagang i-apply. Pero kung ako, given a chance na nangyayari sa amin ngayon, nakabukod kami. Pero hindi ibig sabihin nun ay parang ayoko, ayaw kasama ang biyendan. Hindi. Dahil siguro mas maganda rin na tumatayo kami sa sarili namin. At mas maganda yan kung may anak kayo. At least bumubuo yung circle nyo na naalalaman nyo ano bang dapat gawin ng isang pamilya.